1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tinatawag ang mga Christians na holy nation, royal priesthood. Lahat pala tayo ay sabi ng Bible, a priest of God. Bakit huwag nilinis ka ng banal na dugo ng Panginoon? You are called saints. Anytime you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. So regardless of your job or career, you are called to full-time Christian service. Kaya meron tayong Kristiyanong piloto, Kristiyanong inhenyero, Kristiyanong guro, Kristiyanong janitor. Parang wala talagang masabi na hindi ko naman narinig yung word mo eh. Lahat. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon lahat mag-perish. Hallelujah. Before you sit down, allow me to read our text this morning in the book of Luke in the 19th chapter. It says here, before we sit down, verse 11, now as they heard these things, mukhang malinaw pag walang salamin pag malapitan eh. Now as they heard these things, He spoke another parable because He was near Jerusalem and because they thought the kingdom of God would appear immediately. Therefore, He said, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. God will surely bless the reading of His words. Ipo, makopo na po tayong lahat. Purihin po ang Panginoon. Maybe we'll be asking our topic or our theme this month is about revival. Pero bakit pag-usapan natin tungkol sa occupy till I come? Sa iba pong version is nasabi po doon, I do business till I come. Now, meron po isang kabataan na masyadong occupied na occupied po sa kanya pong hanap buhay. Palibasa ay mahirap po sila at gusto niya makapagtapos sa pag-aaral. Kaya po ang ginawa po niya ay nagsariling sikap. Meron po maliit na bangka na siya minana po na binigay po sa kanya. At doon po sa kanila pong lugar ay may malaki pong lake. So hinahatid po niyang pasero doon sa kabilang ibayo. At kumikita siya. Isang araw po ay mayroon siyang pasahero na isang matanda. Pagsakay po doon ng matanda, abang po siya ay kanya pong tinatawid, nakakita po ng dahong nakalutang sa dagat. At kinuha niya ito. Sabi niya, boy, do you know something about biology? Ang bata ko nagkamot. Sabi niya, hindi ko po alam, sir. Kaya nga nung susumikap ako makatapos eh. Boy, you missed 25% of your life. Sabi niya, kailangan ko talaga makapagtapos sa pag-aaral. Tuloy-tuloy po, maya-maya, ano naman na tinatanong itong matanda, nakakita ng maliit na bato sa loob ng bangka. Kinuha, boy, do you know something about geology? Sir, hindi ko nga alam ang biology, geology pa. Sabi niya, boy, you missed 50% of your life. Lalo po siyang parang naupos na kandila. Kailangan ko talaga makapag-aaral ako. Maya-maya ho, hamalapit tapos na nasa kalagitnaan na, tumingala. Sabi niya, boy, do you know something about astronomy? Sir, pasensya na po. Itong dahilan kung bakit nagsusumikap po ako. You miss 75% of your life. Sabi ng bata, kailangan ko talaga makapag-aral ako ng gusto. Okay, makapag-aral ako ng gusto. Maya-maya ho, may malakas na hangin. At nag-create ng malaking waves. Eh, gumigiwang ka ng sasakyan. Sabi niya sa matanda, sir, do you know how to swim? Sabi niya, hindi. You missed 100% of your life. Patay ka ang bata ka. Sa buhay natin, napakarami pong inalaman, marami tayong alam sa buhay. Pero pagdating po sa mga bagay spiritual, ay ito'y naiba sa baliwala ng maraming tao. And then we'll focus dito sa Luke chapter 19 verse 13. Bilang po bahagi nating introduction, dito po ay the story show Jesus Christ, pinagpakita niyo sa kanyang mga followers, what they were to do during the time between Jesus' departure and His second coming. Ito yung dapat yung gawin. Bago ako umakyat sa langit, ito yung dapat yung gawin. So pinagbilinan po sila. Ito pong mga alaga. Dito po sa parable na ito. Okay? At dito po makita natin na tayo ay we have been given excellent resources. Lahat po tayo eh. Kasi sabi mo na wala naman akong talento, pastor eh. Lahat tayo, hindi natin siguro tinutuklas natin kung ano yung ating mga talents. Binigyan tayo ng excellent resources to build and expand God's kingdom. Para po tayo ay magamit ng Panginoon. At hindi lang yan, ay meron po tayong isang araw na tinatawag na day of accounting. Jesus expects us to do our best. Isang araw magbibigay po tayo sulit sa Panginoon, ano yung ginawa mo sa buhay na ito? Kasi akala ng iba, pagkatapos po ay mamatay, tapos na, hindi po.
Your last breath here on earth is your first breath in eternity. At haharap ka sa iyong creator. Kaya napakalungkot na nabubuhay tayo for the sake of existence. Sinasabi lagi ni Brother Eddie, if we only exist just for the sake of existence, then our life is like a garbage. Sapat kapag natin itong maunawaan ang mga bagay nito, mabubuhay tayo sa ating sariling kaparaanan. Ang ating pong paboritong awit, I did it my way. Ganun tayo lagi. Pero meron pong nais ng Panginoon na makita natin dito kung bakit ba tayo ay nabubuhay. Hindi lamang to enjoy yung pong mga sa buhay na ito, to add life or to take something from it, but to also add life to this planet. So dito sa ating pag-aaral nito, balikan natin, ito pong 10 minus ito ay magkaiba po doon sa Matthew 25, yung pong parable of the talents, sapagat ang minus po dito, one minus is equivalent to 3 months wages. 3 buwang sweldo. So kung halimbawa, ang iyong sweldo ay 30,000 in peso dito sa Pilipinas, times 3, that's 90, 10 minus ito, so 900,000. So malaki po ito palang minus na ito. And the parable of the talents in Matthew 25:14-30, don't have the luxury of time to read. Yung pong talents na represent po ito ay opportunities to use ability. Mga oportunidad naman ito na binigay sa atin ng Diyos. And since we all have different abilities, we are given different opportunities ng Panginoon. Ibinigay sa atin ng Diyos. So dito po magtututok po tayo dito sa Luke chapter 19. At dito ang mga servants in this parable each received a pound or 3 months' wages. Ano po? And this which represents the deposit of the gospel. Ito po. I don't know if you can flash it. In 1 Timothy chapter 1 verse 11, na binagat po dito. So 1 Timothy 1:11, the deposit, you know, ito pong pinagkatiwala sa ng Panginoon eh. I don't know if you can flash it. 1 Timothy chapter 1 verse 11. Okay. Titingnan ko na lang po saglit. Ano lang tayo ng ilang po mga scriptures po dito. 1 Timothy chapter 1 verse 11. Okay. Sabi po rito verse 11, according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon whether we like it or not. Kung ikaw po isang mananampalataya, we are duty-bound na atin talagang ma-fulfill yung pong ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi lang sabihin na, born again na ako, bahala na sila. Mabuti nga, parang hindi masikip sa langit eh. Tayo lang ang ligtas. Alright, so, also, one verse pa po, sa 1 Timothy 6:20, ang sabi po rito sa verse 20, O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings, and contradictions of what is falsely called knowledge by professing it some of the have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. So ito pong sa parables o itong parable of the might and minus is ipinagkatiwala sa atin po yung pong pangangaral ng salita ng Panginoon. Mas maganda siguro na atin pong tingnan ng maigi ano bang ibig sabihin ng word na occupy. Now occupy defined as the word occupy here means not merely to possess as it often does in our language, but to improve, to employ in business for the purpose of increasing it or making profit on it. So ang occupy, katulad ng isang magandang example siguro, if I have made my down payments isang bahay, and sabi po sa akin ng owner, okay, pwede na yung i-occupy. Bakit po? Kasi meron akong ginawang down payment. Alright, so to occupy ay titirhan mo ngayon yun. But this, sa bahaging ito ay gusto ng Panginoon na tayo po ay mag-improve. Okay? So the word occupy means to invest with the intent of increase. So ginamit ang word ito as a business term, occupy. Ito yung binigay sa mga alaga na pag bago siya umabot sa langit, do business till I come. So, kailangan dito ay mayroon pong nag-expect ang Panginoon na mayroong increase na magaganap. Ano po? Mayroon pong mangyayaring increase. So, the kingdom will be delayed, so we must concentrate on being faithful servants in the meantime. So, hindi po pwedeng wala hong tinatawag na day of reckoning or accounting. Lahat po tayo haharap sa Diyos ang araw. Sabi nga ni Dr. Rick Warren, maaaring dalawang tanong lang ng Diyos eh. Una, what did you do with my son Jesus? May kayo nabubuhay pa. And second, what did you do with your talents or gifts that I've given you? Kasi hindi maaaring nabubuhay lang tayo para mabuhay. May purpose po ang lahat ng yan.
Kaya sayang naman na sa buhay na ito ay parang okay-okay ka lang, parang wala lang, at hindi mo alam kinabukasan ng matay ng tao. Hindi mo alam ang buhay eh. Ebang nag-i-enjoy ka lang ngayon, oh anyway, I have some fun, saka na bukas kung magseryoso. Hindi natin hawak ang buhay. Kapag ating naintindihan to, there is no room for us na tayo po ay panghinaan at lagi na pinupurso natin because we have only one life. It will soon pass. But what we have done for Christ will last forever. Labin na ang pusa daw ay may siyam na buhay. Eh, isa buhay natin. Ayaw kung ganong katotoo na po. So, apat na bagay po na gusto pong bigyan ng diin dito with regards to occupy. At dito po, I pray na ma-energize ang ating pananampalataya, even our point of view, yung po ating pananaw sa buhay. Now, unang-una, we are entrusted with responsibility. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng responsibilidad. So, verse 13, natin pong binasa kanina, sabi dito, so he called 10 of his servants, delivered to them the 10 minas, and said to them, oh, do business till I come. Pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon ng responsibilidad. Responsibility. Your response and your ability. Ay, kailangan po natin. Kasi may response nga, wala namang ability, wala namang ginagawa ang tao. So, kayong po pinapaka-importante po natin pong maunawaan to. So, ginawa tayo ng Panginoon. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He has done. So, ginawa tayo ng Panginoon for a purpose. Katulad ito ng mikropono na ito. Hindi ito ginawa para lang pan-display. Ito to amplify ang boses para humakarating sa maraming tao. May purpose ang lahat eh. Ultimong langgam, lahat yan, lamok. May purpose ang Panginoon. So, God designed you to make a difference. Tayo po'y nililok ng Panginoon to make a difference in this planet. Maging kaiba ka. Maging kaiba ka, especially na ikaw ay naturoyang Kristiyano, dapat maging kaiba ka. Kasi nakakalungkot kung ang bukabularyo ng mundo, bukabularyo mo rin. Parang wala na mapili. Kailangan you make a difference. Bakit? Bearer ka ng pangalan Jesus eh. Daladala mo yun eh. Nakakahiya kapag hindi natin daladala yun. Kaya kahit nag-speaking in tongues ka, o yung naging tongue talker, hallelujah, hindi important, hindi nagmamatter sa Diyos, yung importante yung character. Tatangas na ako, pero pagkatapos, hindi ko mapatawad yung kapitbahay ko. Wala rin eh. Remember that tongues isang araw, titigil yan sa 1 Corinthians 13. Pero yung character, mahatili yun eh. Mahatili yun. Kaya maganda mayroong gifts, pero yung fruits, huwag natin papabayaan. Love, joy, peace, patience, etc. Nandiyon yun. Okay, so, you were placed on a planet for a special assignment. Sabi mo sa katabi mo, may special assignment ka pala. Ayan, alam natin mo kung ano yung assignment na yun. So, you were created to add life on earth, not just to take something from it. So, makita natin, unang-una, we are entrusted with responsibility. Pangalawa, you were saved to serve God. Ikay niligtas ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 9, I hope that you are following me. 2 Timothy po, chapter 1, verse 9. Tingnan natin sandali. Sabi po rito, I'll start with verse 8. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, His prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, who has saved us and called us with a holy calling. May banal na pagkakatawag. So you are not saved for grace or by grace. We are not saved by service, we are saved for service. Tayo po niligtas para po maglingkod sa Kanya. So, sa kingdom of God ay meron pong place, may purpose, may role, tayong lahat to fulfill that function upang magkaroon ho ng kaganapan. Yun pa yung purpose ng Panginoon eh. Na yung sinimulan niya rito, yun know, na bumaba siya rito for the second time, first time po na ipanganak sa sapsaban, the second time he came here, first time na ipanganak sa sapsaban, and then, Yung pong during his earthly ministry ay kanya pong sinimulan to build that kingdom. 12 yung tao na kanya pong ginamit. And then,
dumami pa. And of course, napakalawak po ng mundo. So ngayon ay meron tayong 8 billion people on the planet, this planet. Ang talagang sa dami-dami ang tao at kailangan na marinig ang gospel. Meron pa kayang isang bansa na hindi kilala si Jesus, mas kilala ang Coca-Cola. Wala tayong gagawin, kawawa sila. Kawawa ang mga taong ito. Nasa part ng Asia po yung bansa ngayon. So, understanding our place and purpose will give us significance and value. Pag naintindihan natin, nagbibisak ng significance and value, bakit tayo nabubuhay? May mga tao kasing kumain para mabuhay. May mga iba na bang nabuhay para kumain? Sa kailangan po ay naunawa natin. So, utang natin ang ating buhay sa Panginoon. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya this morning when you got out of our bed, Lord, thank you. Humihinga ka pa. Kaya ang iba, parang silang may-ari ng buhay. Walang tulugan. Talaga naman, and then they're inviting sickness sa kanila pong mga katawan. Ating pong kailangan paalagaan, of course, even ang ating pong mga katawan. So in the Bible, the word servant and minister are synonyms and are service and ministry. So ang Diyos po inagbigay sa atin ng ministry, okay, sa church upang ating magamit po yung pong ibinigay sa atin ng Panginoon. Marunong kang umawit, marunong kang gito sa anumang bagay. Yung church po, ang siya pa'y nakaano natin, where we can use yung pong ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya, mali po yung kasi pa, parang napapagod pumunta sa church. Yan maintindihan natin na ang Lord po, doon sa ministry na yan, ibinigay sa atin, kahit nakaliit niyan, malaki at yan po ay talagang nakakalugod sa Panginoon. The third one po dito is you are called to serve God. Tinawag ka upang maglingkod sa Panginoon. May tinatawag tayo na general calling, yung pong nakarating ng gospel, tinawag tayo, but there's what you call a specific calling. Na ating pong gampanan po yung ating pong, ano yung papel, o ano yung assignment natin sa Panginoon. Sa 1 Peter 2:9, alam ko, kabisado po natin, but just allow me to read this, 1 Peter chapter 2, verse 9. And sabi po rito, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tinatawag ang mga Christians na holy nation, royal priesthood. Akala ko natin yung priest ay yung nakaputi. Kaso then, brothers and sisters, let us greet one another, peace be with you. Lahat pala tayo, ay sabi ng Bible, a priest of God. Sacerdote, bakit huwag nilinis ka ng banal na dugo ng Panginoon? You are called saints. Kung katabi mo si Matthew, Saint Matthew, Saint Mary. Ito yung sabi ng Bible eh. So, hindi mo kailangan gumawa ng anong ba mga rituals para bumuti ka, magpapasan ng cross pagdating po ng mahal na araw. Hindi eh, tinapos na nga ng Panginoon eh. Kasi sa iba sa atin, philosopher, sabi ng Panginoon, it is finished, sabi niya, to be continued, Lord. Tapos na eh. Tapos na. All right. So you are called. So anytime, dito po, anytime you use your God-given abilities to help others, you are fulfilling your calling. Pinufulfill mo yung pagkakatawag. So kapag anytime nagamit mo yung pong kaloob sa'yo ng Panginoon. All right. So regardless of your job or career, you are called to full-time Christian service. Kaya meron tayong Kristiyanong piloto, Kristiyanong inhenyero, Kristiyanong guro, Kristiyanong janitor. Parang wala talagang masabi na, sabihin, Lord, hindi ko naman narinig yung word mo eh. Lahat. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon lahat mag-perish. Sinasabi lagi ni Brother Eddie, kapag napunta ang tao sa impyerno, hindi lamang 100 years. Hindi lamang 1 million years. Hindi lamang 1 billion years. 1 trillion years, but throughout eternity. Napupunta ang tao ron, hindi dahil hindi salmahan ng Diyos. Pinili ng tao yun. May free will tayo eh. Pwede kang magpakasaya. Pwede mong parang wala nang katapusan. It's up to you. But remember, there is a day of reckoning. Kaya nga sabi ko kanina, kahit nagtatangs ka, may mga operations ng gifts of the Spirit, pero pag wala yung fruits, may importante po. Yung character, importante. Kaya yung pinapakahalaga sa Panginoon. A spiritual maturity, one reason why you need to be connected to a church family is to fulfill your calling to serve other believers in practical ways. Ito ang dahilan kung bakit tayo po ay ma-involve sa ministry. Dahil dito po natin na-fulfill yung calling. Kung ikaw may kaloob pala sa pagtuturo o kaya sa pag-awit, may nagsabi kapatid, mag-join ka sa ministry, nahihiya ako eh.
kailangan ating magamit. Binigyan ka, hindi nagkataon niya marunong kang kumanta. Huwag naman sa banyo ka lang kumanta. Ipagamit mo sa Panginoon yun. Marunong kang sumayaw, marunong ka palit sa mga technical na bagay. May purpose. Hindi lahat binigyan ng ganun pong mga kaloob. May purpose yan, hindi para ikaw ay sumikat. Yung katalinuhan yan, pahiram din sa Diyos yan. Magamit dapat sa Kanya. Eh marami yung mga matatalinong tao na pariwara. Why? Because nawala dun sa focus eh. Akala na sila yung binigyan ka lang ng Diyos, pahiram na yung kapiranggot na pahiram sa Kanya. Dapat ho ay ating gamitin para sa Kanya. Alright. Now, there are no insignificant ministers or ministers in the church. Wala pong insignificant ministers. Kahit po ay nasa Ministry of Helps ka, ikaw ay taga-bukas, sara lang ng pinto, sa Diyos po'y napakahalaga noon. Sa ating pong katawan, hindi man lahat po ay malaki. Kaya mo sa kalingkingan, hindi po pwede sa kalingkingan, mabuti pa sila, mas matataas ang kanilang posisyon. Ako, nandito lang. Hindi po pwede. Sabi ng koko, mabuti nga, ako ang pinakamaliit eh. Malungkot ako dahil maliit. Sa Panginoon, ano yan, sama-sama. Dito po, kung pagkulang janitor, mababaho ang church natin. Kaya lahat yan, hindi ka naman binigyan ng ganong posisyon, pero pare-parehas. Natatandaan niyo sa parable of the talents, may binigyan ng lima, may binigyan ng dalawa, may binigyan ng isa. Yung lima, pagkatapos, kanya ka kinalakal ito. Pati yun sa dalawa, yung isa, nag-iisa na nga, binaon pa sa lupa. Pagdating ng accounting, sabi niya, Master, the one and I received 5 times and behold, you know, it's doubled. Sabi niya, well done, good and faithful servant. Ganun din sa dalawa, parehong ginamit na adjective eh. Pareho rin eh. Yung isa siguro kung ginawa din niya, pareho din ang kasabihin ng Diyos eh. In other words, ang commendation ng Panginoon hinakabatay sa dami, kundi sa katapatan mo. Binasa ko po kayo sa Proverbs 20 verse 6. Sabi niya, men, ang mga tao daw ay magsasabi, may kanya-kanyang sabihin sa kanya, ako'y mabuti. But who can find a faithful man? Sabi po sa Proverbs 20 verse 6. Sino makakahanap ng faithful man? Yes, everyone of us will say, oh, I'm good. You know, I do this, I do that. But sabi ng Bible, who can find a faithful man? Kaya yung aking devotion, goodness versus faithfulness. Pwede ako maging good. I am good to my children, but I am faithful to my wife. Importante faithfulness, just say. Faithfulness is the measuring rod of God. Pagharap natin, well done, good and faithful servant. Hindi sabi, well done, good and smart servant. Hindi sabi, well done, good and intelligent servant. Well done, good or anointed servant. The devil was also anointed, but he was found unfaithful. Well done, good and faithful servant. Masumpungan nawa tayong faithful. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maging matapat po tayo. Good. Last po, you are commanded to serve God. Matthew 20:28. Tayo po'y pinatasan ng Panginoon na tayo po'y maglingkod sa Kanya. Sabi nga ni Mother Teresa, palagi pong kinukot, even sa tipa mga great men, holy living consists in doing God's work with a smile. Kailangan po sa ating po paglilingkod may smile. The moment na ikay naglilingkod at naging burden sa iyo, malaking question mark yun. If the ministry becomes a burden to you, magtanong na tayo. Kailangan po with a smile, just enjoy the ride. Hirap ang pinagagawa sa atin. Kailangan ho, ginagawa natin hindi out of compulsion. Napipilitan ka, kundi ginagawa mo rin, na-enjoy mo. Ay, naku, Linggo na naman. Kaya excited ka. Alam mo mga Koreans, excited sila. Sabado pa lang, pinaplansya na kanilang money, yung pera nila. Pinaplansya nila para pagbigay doon sa offering ay hindi po gusot-gusot. I don't know if you're excited. Kung excited po tayo, padating ng Sabado, inaayos mo na lahat. Hindi naging burden sa'yo. Well, kailangan balansyado. Kailangan balansyado yung maging steward din ng oras, yung pagbiti po walang pahinga na, ba ibang ano yun, kailangan meron po tayong pahinga. Kasama yan sa ano ng Diyos eh. May rest po tayo. Yung 7 days na yun, dapat meron po tayong in-rest. Kasi nag-perform ka sa ministry, parang out of obligation na lang, wala rin eh. Parang ano lang, superficial. Wala na yung quality. Bakit? Pagod na eh. Kailangan laging fresh.
So kailangan natin ang wisdom po dito. Maganda, maraming gawain. Pero ang tanong, baka maya, ano na lang eh. Kung ano lang ating mayaalay. Gusto natin maibigay ang pinaka the best para sa Panginoon. So here, spiritual maturity is never an end in itself. We grow up in order to give out. Kailangan po ating magmamature sa ating pong pananampalataya. Hindi lang ABC pa ngayon. Up 10 years ago, ABC pa rin. John 3:16, I am the way, the truth, and the life. Mali pa. John 14:6. Anyway, so the mature follower of Jesus stops asking. Yung pong mature na mananampalataya ay tumitigil sa pagtatanong, who's going to meet my needs? Sa halip po, whose needs can I meet? Hindi ka na-expect na, dapat, paano naman ako? Di ba natatandaan yung dating Pangulo ng Amerika? Do not ask what your church can do for you. Do not ask what you can do for your country, but ask what you can do for your country. Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Put it in the ministry. Do not ask what the church can do for you, but ask what you can do for the church. Kailangan po natin. Kasi lahat naman tayo dito ay meron tayo talaga isang araw may accounting tayo sa Panginoon. Kaya nakikinayang tayo mga bata pa ngayon ay may mga sakit na na-abuse ang katawan. 18 anos, may high blood na. Sayang yung tatakbuhin nila na magagamit pa ng Diyos. Kasi hindi pag din, if you don't know the purpose of life, you will experiment things. Mag-experimento ka sigurado eh. Kaya ba na-experimento ng drugs? Gusto nilang malalaman to eh. If you don't know the purpose of life, surely you will experiment things. Mag-experiment ka talaga. Kasi hindi mo maintindihan ang purpose ng buhay. The second point here dito, by the way, now, if you aren't serving, you are just existing because life is meant for ministry. Kung ikaw ay nagsiserve o hindi ka nagsiserve, nag-exist ka lang. If you're not serving, you are just existing. Nabubuhay ka lang. Wala tayong pinag-iba sa kalabaw. Diba? Ang kalabaw, kumain, natulog, tapos magtrabaho rin, tapos kinatay, tapos na. Tapos nabuhay. So we're endowed, checkpoint number two, we're endowed with gifts. God never wastes anything. Hindi po siya nag-aksaya ng bagay. Pag binigyan ka ng itong bagay, may purpose yan. Bakit sa magkakapatid, ikaw ay may gantong husay, may purpose lahat yan. God would not give you abilities, interests, talents, personality, and life experiences unless intended to use them for His glory. May purpose in this eh. Kaya hindi ka magreklamo sa Diyos, Panginoon, bakit ganito lang height ko? Tapos iba matangkad. May purpose ang Panginoon. Si Zacchaeus, ang baba ni Zacchaeus, napansin ng Panginoon, Zacchaeus, calm down. I'll go to your house now. Kaya may purpose ang lahat. May purpose ang lahat pa ng bagay. Okay. Now, it's talking about gifts po tayo. Meron po tayong, ito'y meron po akong binagay po, tatlong bagay, time, talent, saka treasure. Ang time po, according to Ecclesiastes 3:1, that there is a time for everything. May panahon po sa lahat ng bagay. Okay? So, pag pinag-usapan natin ang time, time was given to fulfill a purpose. Ibinigay ng Diyos ang time to fulfill a purpose. And time was manifested to operate the seasons. So in other words, ang taon ay siyang time at yung pong manifestation is po, ito pong tinatawag natin, the year is the time and the manifestation is the season. Kaya pag halimbawa taglamig, winter, ito yung pinaka-season sa taon o sa taon na yon. So hindi lahat naman sa buong panahon ay nag-winter, may summer, may fall, may spring. So dito, when seasons change, you've got to adjust yourself. Kailangan ka mag-adjust. Alam nga, pag summer, nagsusuot ka ng leather jacket at saka mukhang wala tayo sa ano. Okay, winter na winter, nakasando ka pa. So mayroon kayo na mag-a-adjust ka. Baka ibig sabihin, okay ito ah, winter na winter, nakasando pa. So nag-a-adjust ka sa season ngayon. Alam niyo po, mayroon pong nangyari sa atin sa Canada na kailangan ko mag-adjust ng season. Eh, sabi ko nga eh, minsan ang napapansin ko kapag napaaga ang winter, halimbawa, summer halimbawa, palagay natin summer, ay bigla na lang nag-snow, palagay natin. Alam mo, marami na didisgrasya. Kasi yung mga dahon na yan ay dapat nalaglag, yung may fall, you know?
So kaya ay pag nag-snow at nalagyan ng snow yung dahon, nababali ang sanga, maraming sasakyan na pinapinsala. Kaya may season talaga eh. Kaya ang Lord, napakatalino, bago mag-winter, naglaglagagan muna yung mga dahon. Bakit? Kasi mabigat yung kahoy eh. So kailangan mo na mag-fall. Ang papasok kayo yung winter season. So mayro pong season sa buhay namin, ito masabi kong itong pinaka-winter season, sapagkat noong time na yun na na-hospital si Lois sa Yorton Regional Hospital. Nung una po kasi, bali, akala pang karniwan nagkaroon po ng tinatawag na discoloration sa kanyang kuko, sa paa. Mapasok siya sa school, tapos sabi niya isang araw, napansin namin, and then pagkatapos nung nagkaroon din ng bleeding yung kanyang lips. At nagkaroon ng mga discoloration sa kanyang nose. So, nadala namin sa hospital, sabi ng doktor, without any blood work, sabi, foot and mouth disease. Naghintay pa kami ilang buwan, lalong lumubha. Sa atin, sabi ko, di naman sa pagano mas mahusay ang mga doktor natin, bagamat libre po doon, kahit operahan ka, mga nakawala kang bayan. Ganun po kano doon. Kahit ang base sa public bus hospital, basta may card ka, wala kang babayaran sa hospital. Pero yun nga, yung mga doctors ay trial and error ang ginagawa. To cut long story short, that was towards the end of December, ay dinala namin sa doktor, para January 1, dinala namin sa Regina, kasi 2 hours travel yan by land. Dinala namin doon, at hindi nila malaman kung anong sakit. So nagkaroon kasi ng mga discoloration, so poor trial and error. And then, yung isa nagsabi na kailangan kuhanan siya ng fluid sa kanya pong tawag ito backbone kasi maaaring mayroon dang ng doktor. Ayaw ko sana pero taga nagpapamilit yung doktor kasi ang kanang duda mayroong cancer doon sa katawan ng bata pero wala siyang makita. So January 13 lumabas kami, binigyan siya ng mga ilang pong mga gamot. At pagkatapos, yun pong isang gamot yung mycophenolate, yun po para sa kidney kasi nakita daw na merong lupus doon sa kidney. At sabi ng doktor, ay trust me dahil nga doktor siya sa Toronto. And I've noticed, sabi niya, marami mga gitong cases, mga tao galing sa Asia, galing sa Africa. Tapos yun, binigay. At nung nabigyan na ng pag-uwi na namin, tinake niya, nakatake lang si Ursilius ng 2 beses, nag-blow siya 3 beses. At yun na po, nagsimula. Nag-seizure nung kinabukasan. Talagang hindi namin lang malaman ang gagawin kasi talagang lupay-pay na. Bata at niyakap po siya. Nandun ako sa prayer room, 5:00 ng madaling araw yun. Nag-prepare na si Miss ng almusapin. Nakita na rin naman mayroon pong ungol. To cut the story short, dinala namin sa hospital. And then, unti-unti po ay nawala yung boses, hindi makalunok. So, kailangan namin dalhin ulit sa regional hospital. So, nag-stay kami almost 3 months. Yun ang dahilan kung bakit wala po kami nung kasal nung March 2. Nandoon kami sa hospital. At kung mapakita ko yung mga pictures, talagang hindi ko umiyak ako. Matalikod ako dahil ang siglan niya, nagda-drums, nagigitara, nagbe-bass, nagtuturo ng sayaw, ito ngayon, wala, as in blanco. Yung sabi kong season na yon na the darkest season ng buhay namin. And I was tempted to ask God, to question God. Natatakot ako magtanong sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, kung ano po ang yung pong kalooban. So, I have to travel to Yorton for 2 hours to preach. Yung bulong-bulong ng kaaway, o maglilingkod ka pa rin ba sa Diyos mo? Dahil sa nangyari sa anak mo, bunso naming anak. Hindi siya makakano at halos din makalakad. Ang dugo ay talaga namang hindi stable. Tapos walang boses. So I have to travel 2 hours. Pag-preach kinabukasan, travel pabalik. Although yung kaaway na, maglilingkod ka pa rin ba? So Diyos mo sa nangyari sa anak mo. Tuloy-tuloy sabi ko, hindi ko papakita na ako'y nangihina. Nagpipreach pa rin ako. Travel niya, ganun, balik pa, balik pa, balik po. Weekly, niiwan ko sila sa hospital.
Halos ginawa ng tirahan namin yung loob ng hospital. Buti pinayagan kami. Palit-palitan kami. Doon yung mayroon pong sofa bed at saka yung upuan. Doon ako natutulog. Pag 10 to 12, pagdating po ng 12, lipat na naman ako sa sofa bed. Siya naman si Mrs. ang nandoon. So, kind of story short, matagal na process po. Hindi namin alam what would happen the next day. Sapagat hindi niya talagang blankong-blanko. We just keep on praying. But one day, I think that was February 13, na nagpe-pray ako, open naman yung bintana doon sa hospital. I was praying to God. Tapos nung kinausap po siya, nagsalita. Psalm 23 pa, pinamemorize. Pagkatapos, nawala rin. So, ganun po, on and off, on and off. So, marami na, nilagyan na siya dito ng NGT dahil hindi siya makakain, hindi makalunok siya itong pagkain. Pero talaga ini-insist namin na kailangan ng tanggalin. Hindi tinatanggal. Hindi nitanggal ng 2-3 weeks yata. Alam mo ba na hating gabi siya na mismo nagtanggal? Hanggang dito pala yung tinanggal na niya sarili. Kaya kinabukasan sabi ng nurse, ba't mo tinanggal? Why did you remove it? Ganyan. So wala. So hindi siya makakain. Sabi niya, okay. Ngayon gawin natin. Sabi niya, okay. We want to put a new, kasi yung tube. Pinayagan. Andun lang. Wala siyang basta. Pinasok uli. And then, nagkaroon pa ng infection dahil sa catheter. Pinatanggal ko rin yung kasi nga, gagamutin mo sa may catheter. So, marami po nangyari. But praise God, sapagkat towards the end po ng Mars, lumabas kami, tapos nabalik sa regional hospital ng Yorkton. Tapos wala kaming kasiguruhan kasi wala yung specific na anong doktor. So, may mga gamot at yung pong isa ay yung pong sa brain. Sabi ko, may connection yung hindi siya makapagsalita. So, may possible na may connection po doon sa command ng brain. So, we're praying for that particular area sa brain. And praise God, apat po na administration ng cyclophosphamide. On the second, sa pagka-third po, bumalik yung pong kanyang boses. At talagang hindi namin tinigilan. At talagang pagkatapos, inaalalayan pa po kasi siya halos makalakad. Nagsimula sa wheelchair, walker, at unti-unti po. Tapos yung po mga therapist doon, talagang inano siya kasi nga kailangan nakahiga siya ng almost a month or 3 months na doon nakahiga sa kama. Praise God, unti-unti. And after the fourth administration, ayun na nga, nakatayo siya. Si mami niya ay talaga namang mas mano pa sa therapist kasi pinaakit pa na ugo sa hagdanan. At nakabalik na. At ngayon po ay nagda-drums. Nagtuturo na ang sayaw. Nagba-back up. Wala. Sabi ko, pag nakita ko talaga noon, sabi ko, Lord, ba't inaalaw yung season na yon na inaalaw ang Panginoon sa buhay namin? Well, sa bawat pangyayaring yon ay pinatitibay ang ating faith sa Panginoon. I don't know about you, what you are going through now. You lost probably a loved one o ano man ang iyong dinidaanan. Huwag po tayong ma-hurt sa Panginoon. Mayroon po isang babae na nagpa-counsel sa atin, dinala po doon sa bahay, sapagkat siya po ay mayroon siyang galit sa Diyos. Namatay ang kanyang tatay. Before yan, nakiusap siya, Lord, buhayin mo yung tatay ko. Kasi, daddy's girl, nakasama po ako sa prayer, kaya napunta, taga-ibang church ito, na dinala sa mission house. And then pagkatapos, anong nangyari? Bali, naipag-pray kong tatay bago malagutan ng hininga sa Pilipinas. Talaga nakakonekta kami roon. And then, nung dinala sa bahay, sabi niya, alam mo, nung kinuha ng Lord ang tatay ko, wala na akong ganang magbasa ng Bible. Tapos sabi niya, Lord, bakit naman kinuha mo ang tatay ko? Marami na siyang mga litanya na ganun. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, may tampo ka sa Diyos. I spoke the word tampo, bigla siyang nag-blow. Nahit yung spirit eh. Dami niyang inilabas. Sabi niya, ano nangyari sa akin? When you hit the spirit, ay talagang wala siyang magawa. Sabi ko sa kanya, may tampo ka sa Diyos. Bigla na lang siyang sumuka. And now, po siya masiglang-masigla, dumating yung kanyang asawa at sila ngayon ay may anak na. Marami pong nangyayari. Kaya itong mga bagay nito dapat natin pong isipin na ang Diyos po ay may mga, ika nga, yung ginagawa sa buhay natin na minsan natin maunawaan.
Lord, ba't nangyari ang mga yon? Kasi minsan nga sabi niya, Lord, hindi naman kami masamang tao, bakit nangyari yon? Of course, yung mom, yung mother. Ako sabi ko, Lord, kung naman ang nais mo, Panginoon. Talagang hinahanda ko ng sarili ko. Pero Panginoon, pagpatuloy po ako sa paglilingkod. Hindi po ako magigiba. So yun po sa larangan po ng oras, sa gifts na po kasama din to ang talent, abilities. Alam niyo ba na marami sa pag-aaral, ng average person possesses from 500 to 700 different skills and abilities. Kasama niya marunong ka mag-bake, marunong magupit, marunong mag-drive. So napakarami pala na mga giftings na yun. In fact, the human brain can store at 100 trillion packs. Ang dami, no? Pwedeng ma-store yung 100 trillion facts sa human brain. And yung ating mind can handle 15,000 decisions a second. Pwede pala. Ganun ka-complicated, yung ating brain. And yung ating human nose can smell up to 10,000 different odors. Pwede makaamoy ng ganun kadami. 10,000 different odors. Ma-identify mo kung ito ay bagoong lahat ng ganyan. Lahat eh. Identified mo. 10,000. So you're the only person on earth who can use their abilities. Hindi po pwede sabihin na, pwede bang hiramin yung boses mo sa pagkanta? Eh, may kanya-kanya tayo eh. May dance, may singing, may iba't ibang uri. Alam niyo po, for God's glory, sa probinsya namin ng Masbate, wala kaming television. Wala kaming TV, kaya radyo lang. Kaya naano mo lahat yung mga sound sa radyo. Eh, pag nagbubukas ka, iba naman pag nagbubukas ka ng radyo? Sabi ko, bakit kaya? Nagagamit pala sa preaching. Halimbawa, ang may mga sound sa kailangan. Ganun halimbawa, no? Sabi ko, akala ko ganun lang. O kaya, akala ko ganun lang. So may purpose pala lahat yun. O kaya, may purpose. You know, sabi ko, ba't ka natuto sa mga ganito? Pag mga evangelism, lumalapit yung mga bata. Sa lahat niya, mayroon po tayo eh. Binigay sa atin ng Diyos eh. Kaya huwag tayong pabayaan na, ano lang naman to, marunong kong kumanta. I-develop po natin yun eh. I-develop natin yun. Kasi may purpose talaga ang Panginoon. Kaya, I don't know about you, your talents or gifts na meron ka. Huwag mong patulugin. Kung ikaw ay marunong kang mag-gitara, kailangan mo siya. Makatin mo yung excellence. Mag-keyboard. Hindi yun na nga kayong mga virtuoso o yung mga expert na hindi yun lang sila. Katulad dalimbaw sa basketball, sa larangan ng basketball. Kay Steve Curry, hindi lang ano, ilang oras siya nag-spend. That you want to attain excellence, you have to really sacrifice and spend much time on it. Kailangan eh. Kaya talagang iba-ibang kaloob natin. Wala akong matitempt na ako na gusto magkaroon pa ng mga sounds. Anyway, even po yung mga presidente natin, di ba? Ngayon itong ating pangulo ngayon, di ba? Yung pangulo ng ang tatay, the virtue of the palm vested in me, but the constitution of the Republic of the Philippines, I hereby declare martial law. So yung mga may purpose pala lang yan. Sasagot siyang pangulo, well, there's problem, shop it for me. Alam na natin yun eh. Basta magkatulun-tulun tayo. Bigyan mo ako ng takihomi. Ang takihomi, sir? Takihomi. Take home po yan, sir. Anyway. You see, iba't iba po ang kaloob sa atin ng Panginoon. Gamitin natin for His glory. So we are now going to sa pinaka-ano na po natin, pinaka-buod. Treasure. Now, if you have the business ability, you should be using it for God's glory. Kung mayroon kang kaloob sa negosyo, gamitin mo para sa Panginoon. Use it for God's glory. You have your business. No, not monkey business. Yung business para sa Panginoon.
Meron po kayo dinedicate dito sa lugar na to, sa may, ayaw ko, sa Angelinaw, napadedicate po ng isang tawag nito, business. Sabi ko sa kanya, hindi na nga hulugan pag pinag-pray natin, pagpalain ng Diyos. Kailangan, you have to align yourself dun sa Panginoon. Pero pag i-convert mo ito sa sugalan, whatever, I'm sorry. Kahit gawin nating Amazing Grace, sare-sare store. Tapos sa mga timbangan mo, amazing. Hindi ka uunlad. Kailangan, kahit anong gawin natin, biblical man ang pangalan na yan, kailangan mag-abide ka doon sa biblical principles. Pinagpa-pray ni pastor to, pagpalain to. Wait, ikaw, baka may focus sa business mo eh. Hindi din pagpapalain ng Diyos. Realize your ability came from God and give Him credit. Ibigay natin pong credit sa Diyos. Kung natatandaan natin, Deuteronomy 8:18, sabi niya, God has given you the power to get wealth. Kaya ka natuto. You have that acumen, that, you know, that business acumen. Paggawa ng pagninegosyo, because God has given you that kind of talent or wisdom. Use your business to serve a need of others and as to share your faith with unbelievers. At kailangan mo magbalik. Return at least tithe of the profit to God as an act of worship. Kaya yon, kailangan ibalik sa Panginoon yung nararapat. Kapag nag-flourish ang business mo, yung pong 10% na yan, nasa Bible po yan. Siya, wala, hindi naman tayo nababayad. Halimbawa, sa lupa na tinitirikan mo, mayroon kang paupahang bahay, yung tinitirikan mo, sa Diyos talaga yon. Sabihin, akin tong lupa, siguro, dahil ikaw ang mayat, pero in-interest yun ng Panginoon. Yung bahay na yon, pinagkatiwala siya ng Diyos. You cannot own what you did not create. Lahat pag-aari ng Diyos to eh. Yung sasakyan kong magara, akin yan, brother. Alam mo kung natin kaisipan po, pwede maging mayabang ka eh. Pero pag naisip po, pinagkatiwala lamang na Diyos sa'yo yun, pinagkatiwala sa akin ng Panginoon yan. At saka hindi mo withhold. Ang pera, hindi ginagamit sa langit, dito gagamitin. Kaya meron tayong mission offering, meron tayo pong offering. Hindi natin kailangan sa langit. Actually, hindi kailangan ng Diyos ang pera eh. Kung nagta-tithes man tayo, binabalik na natin sabi, bring the tithes. Ibig sabihin, hindi give, bring. Dapat binabalik mo lang sa Kanya. And then after that, yun yung give. Sa Kanya yun eh. 10% hanggang pala noong pang panahon ng mga batas hanggang ngayon, hindi nababago. It's for our own benefit, not for our His benefit. Because God owns the cattle na 1,000 hills. He owns the gold and silver. Yun yung kailangan yun. Para sa'yo yun. Kaya sabi niya, kapag ginawa mo, sasawayin niya ang mga sisila sa pananim mo sa Malakay chapter 3 verse 10. Dandaanan ko lang ito. Talagang aalagaan ng protection ng Panginoon because you understand the principles, ibinabalik mo nun sa Kanya. Yung buhay siguro sa atin ko kapag may siguro may tindang kapayapaan sa department store, laging ubos. Maraming yung mga litong-lito mga tao eh. Pero hindi siya. Kaya nga, yan pa lang ay sapat na 10% ibalik mo sa Panginoon. Kulang. Ang buhay natin, hindi kayang bayaran. Alright. So, make your goal to be a kingdom builder rather than a wealth builder. Yan po ating maging goal sa buhay. At dito po tayo sa pinakabuhay. And I will give emphasis po dito. Thirdly po, empowered by the Holy Spirit. When we occupy, ay hindi naman tayo hinayaan na nawala po tayong backup. You know what? Early disciples were a bunch of ordinary men. Sila po ay grupo ng mga tao na mga simple. At least 7 of them ay mga fishermen. And you'll see here that before the outpouring in the book of Acts, ay mga takot sila. Fearful, impulsive, doubtful, mahal sa self-entitlement, like po itong magkapatid sa James and John, itatanong ko sino ang greatest sa kanila, greatest, at nag-request pa yung nanay, pwede ilagay sa kaliwat kanan ng kanilang mga napatating po ng Panginoon doon sa kaharian. Tapos yung si Pedro na impulsive, and then yung fearful, nagtago sila nung si Jesus ay naresto. Pero pagdating po dito, ibang-iba na sila. In Acts chapter 4, 13, sabi po doon sa Acts 4:13, sila po yung mga ordinaryong tao, ngunit sabi po nagtaka ang mga tao sa kanila. 4:13, now when they saw the boldness of Peter and John
and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Yung palang kaibahan, if you're connected to the source of power, yun ang kaibahan that will make you a difference. Kaya minsan nga nagtatanong, Kristiyano ba ito? Saan kaya nakakunikta? Baka sa resource, hindi sa source. Dapat ito sa pinaka-source. So, kung ating titignan saklit, they received the Great Commission in Matthew 28:19. Alam po, if you can read with me, Matthew chapter 28 po, malapit na po matapos. 28:18-20, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So, makita natin dito sila po yung mga tao, bunch of uneducated men. Now, physically, it was sa kanya pong ibinigay sa kanila pong atas ng Panginoon. Impossible. Physically impossible because there were only around 500 Christians. If you read 1 Corinthians chapter 15, 500 lang sila. At napakalaki po ng Asia Minor. Physically impossible, there was no cars, no helicopters, no planes, walang train. Ang imposibleng paano ka magpalaganap ng ebanghelyo. And socially impossible sapagkat sila po ay mga taong common lang. They were untrained men. And ito po ay masabi natin na mahirap. Numerically impossible, there were only around 500 people. And financially impossible, the church was not financially stable. At ang matindi po dito, legally impossible, bakit po ang pagtuturo, ang pagpipreach ng gospel ay isa pong kaso. Kakasuhan ka nung time yun. But they were able to turn the whole Asia Minor upside down for Christ. Ano pong sekreto? They were empowered by the Holy Spirit. In the book of Acts, dito po tayo, itatapos. Chapter 2 po, sige po, tingnan natin. Acts chapter 2. Alam na po natin lahat sa Acts chapter 2. Alam natin lahat po na sila po ay bago po na mangyari ito. Sabi ng Panginoon, go therefore and make disciples. Sabi po ng Book of Luke, tarry in Jerusalem. Mukhang may conflict, no. So sabi ng Panginoon, before you go, you must be endued with power from on high. You can read Matthew 28:18-20 and Luke 24:49. Go therefore, sabi ni Dr. Luke, tarry in Jerusalem. So before you go, you must be first endowed with power from on high. So they performed the mission impossible. Acts chapter 1, they were in one accord, sabi po sa verse 15, and in those days Peter stood up in the midst of the disciples altogether. The number of names was about 120 and said, 120 na sa upper room po sila. Where were the 380? Sa 1 Corinthians 15, 500 sila. Sila po ay 120. It is possible na itong 120 po sa Banal na Espiritu, ang iba hindi. 120, they were in one accord. And on the 50th day, Pentecost, sabi po rito, bumagsak po ang Banal na Espiritu. When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord, in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues of fire, and sat upon each one of them. Nadupo silang lahat, in one accord, praying, at talagang wala nag-iisip, ano ba nangyari sa atin dito? 120 people, and on Pentecost, on the 50th day, bumagsak. I could just imagine yung pong hangin na nandoon. Lahat po sila napuspos ang Banal na Espiritu. Imagine all of them were filled with the Holy Ghost. Pastor, noon nakaraan yan, mangyayari ba? Yes, it will happen sa ating panahon because the same God. He doesn't change. He's the same yesterday and today and forever. They want to experience the new or the new Pentecost. Magde-desire po tayo. Desire natin, and then decide, and then draw near, and then drink the living water. Katulad po ng babaeng nagasan ng dugo. Siya, mahawakan ko lang laylayan ni Jesus, ako'y gagaling. She decided to go out. At nung mahawakan niya, she was instantly healed. Sabi ni Jesus Christ, "Oh, touch me." Sabi ng mga tao, marami Panginoon, ang sumusunod sa inyo, tanong mo ko, sinong tanong sa akin,
flower came out of me. Sana sabi niya, okay, daughter, your faith has made you well. Bakit kailangan gamitin ng Panginoon yun? Baka siguro mangyari ang mga tao, baka puro nalaylayan ang nasa sa isip nila. Baka maging lucrative business ang laylayan. Tinilinaw ng Panginoon, hindi yung laylayan, kundi siya. Siya ang healer. Katulad dun sa mga alagad na sa transformation doon, itong tawag na, na transfiguration. Bakit hindi pinayaga ng Panginoon yung tatlo? Lord, mabuti nito kami, magtatayo tayo ng kubul. Pero sabi ng Boses, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Siguro pag wala ng Panginoon na doon mga kubol, baka sambahin ang mga tao yung kubol eh. May tendency pa mga tao na ganun. That's why nilinaw ng Panginoon, your faith has made you well. Kaya naging produkto ngayon, di ba? Iba nagtitinda ng panyo ngayon? At saka oil. Ang paniwala ng tao, may healing virtue yung panyo. Si Jesus nagpapagaling. Naging business tuloy. Kaya nilinaw ng Panginoon, I am your healer. Eh baka maging business niyo, magbitindat na ng laylayan. Papa. So sa oras po ito, all of them were filled with the promised Holy Spirit. They experienced the rivers of living water. Mahaba pong kwento kung ikukwento ko how the Lord touched me 1987 when I was filled with the Holy Spirit. And my life was never the same again. Ang taong maraming nagkaroon ng bisyo, pero wala naman sa drugs. Akala ko hindi kayang baguhin. Alipin sa pornography. But the Lord delivered me. But I believe, Lord, I'm tired of sin. I surrender my life to you. Heal me with your Holy Spirit. Ikaw na ito po ngayong umaga na may kandalahin. Mari ikaw yung gulong-gulo, pamilya mo, mag-asawa, hindi kayo makakasundo. I promise you, kapag tayo nagkaroon ng relationship ng Panginoon and then filled with the Holy Ghost, you'll have to live with the same again. Marami kang takot sa buhay, pangamba sa buhay. Ano kaya 5 years from now, ano mangyayari? Don't you know that our life is in the hands of God? Sabi ng awit, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Bago po tayo manalangin, kapatid, kung tayo po ay kaunanang pagkakataon na dito kayo, at hindi po tinanggap si Jesus, ito po ang pagkakataon. Akala ko po dati, kapag nakilala ang Panginoon, anak ka ng Diyos, may relihiyon ka. Religion can make you religious. Only Christ can make you righteous. Pasukan ko mga maraming relihiyon, wala na magbabago. Bakit? Because the heart of the problem is the problem of the heart. Hindi kayang baguhin ng relihiyon. Ang may kakayahang magbago lamang ang lumikha ng pusong iyan. Kung may problema ang aking reload, dadalhin ko sa watch repair shop. May problema ang sapatos sa shoe repair shop. Kapag may problema buhay mo, kaya mo dadalhin. Sa manghuhula, dalhin mo sa gumawa sa'yo. No amount of religion or rituals can change you. Sa tao lang naman, Brad, mag-resolution ka lang. After 3 weeks, balik ka sa dati. Bakit? Kagustuhan mo lang. Pero kagustuhan ng Diyos, kung alaw, isabihin mo, Panginoon, pumasok sa aking puso. So there are miracles under your nose. Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kapatid, kaibigan, wating hayaan, dumaan ang araw na ito na himutin tinanggap si Jesus sa buhay mo. We don't know what will happen tomorrow. Sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door of your heart, I will come into you and sup with you. Sabi niya, and if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Not you might be saved or you may be saved, but you will be saved. No mention of religion. Kaibigan, ito pong hamon sa atin ngayon pong oras na ito.